natin is limang dahilan kung bakit ayaw kumain ng tarantula nyo. Ngayon, ang pag-uusapan natin is bakit ayaw kumain ng tarantulang alaga mo. Normally, pag ayaw nila kumain, at bago pa lang tayo sa hobby, is nag-freak out tayo kung bakit ayaw nila kumain. Baka mamatay sila ng dahil sa gutom. Pero pag-usapan natin yun ngayon para magkaroon kayo ng konting kaalaman at the same time mawala yung stress nyo at yung mga bagay na kinakatakutan nyo about sa alaga nyong tarantula. So number one, ayaw nila kumain kapag bagong lipat sila ng lalagyan. So normally, syempre, dahil bagong lipat sila, kailangan muna nilang mag-adapt sa bagong lalagyan nila. Very good! Pwede lang yun kasi kailangan nila magbahay. So number two, ayaw nilang kumain kapag malamig ang klima or malamig ang temperature kung saan sila nakalagay. Para may iwasan mo ito, kailangan at least room temperature lang dito sa Pilipinas, okay na sila doon. Number 3, pag masyadong malaki ang feeders na binigay niyo sa tarantula nyo, tatakbuhan lang nila ito at di nila kakainin. Para mas makasigurado, at least yung ipapakain mo lang sa kanila ay kasing laki ng carapace o ulo nila or mas maliit sa ulo nila. So, number 4, di sila kumakain kapag premolt sila. So, normally, malalaman mo premolt yung alaga mong tarantula kapag, number 1, yung buong katawan nila is nangingitim. Number 2, nalalagas yung balahibo nila sa abdomen or sa puwetan. At number 3, syempre, makintab yung balahibo nila. Yun yung mga katangian ng premolt. So, kapag premolt sila, hindi sila kakain dahil nagko-conserve sila ng enerhiya, Eugene, para makapag-molt sila. So, yung molting parang paraan nila ng pag-shed ng balat ng exoskeleton nila para lumaki sila. So, number 5, hindi sila kumakain kapag post-molt naman sila. So, yung post-molt, ibig sabihin nun, pagkatapos ng pre-molt. So, pagkatapos. Yun. So, normally, pagkatapos ng molt nila, hindi mo na sila kakain dahil malambot pa yung exoskeleton nila at yung panel nila. So, dahil dun, again, hindi sila makakain. At kailangan nila ng at least 3 days to 1 week para tumigas yung exoskeleton nila. Depende sa size ng alaga nyo. Parang to. So, bibigyan ko kayo ng tips kung paano malalaman kung matigas na ba yung exoskeleton ng tarantula nyo. So, number 1, mapapansin nyo. Actually, walang number. So, malalaman nyo yun, mapapansin nyo yun doon sa pangil ng tarantula nyo. So, pag kakatapos pa lang niya mag-molt, ang kulay ng fangs niya, pangil, ay kulay puti. And then, color red naman, medyo kalagitnaan na yun, ibig sabihin. Pero hindi pa rin sila kakain, kasi malambot pa rin yun. So, yung pinakahuling kulay is magiging color black siya. So, yun na yung time na pwede na silang kumain dahil matigas din pangil. Guys, at least ngayon meron na kayong idea kung bakit minsan hindi talaga kumakain yung alaga niyong tarantula. Sa mga tarantula, minsan umaabot talaga ng weeks, months, even years na hindi sila kumakain. Pero hindi ibig sabihin na dapat na kayong kabahan. So kung umaabot man sa ganitong punto, just make sure na maglagay lang kayo ng water dish o source of water nila para kung di man sila kumain, na-hydrate pa rin sila. So yun yung pinaka-importante sa kanila. So yun yung limang dahilan kung bakit ayaw kumain ng alaga mong tarantula. So kung meron pa kayong katanungan, huwag kayo mayang mag-comment sa baba. And syempre, kung nagustuhan niyo yung video at nakatulong ito sa inyo, just like,